Ewan kung napansin ninyo o naramdaman ninyo, pero ang lakas ng dating ng himutok ni Prophet Jeremiah sa ating first reading ngayon. Nakakabigla yung mga pananalita niya. Sabi ba naman niya, niloko mo ako, Panginoon, at nagpaloko naman ako sa iyo. Well, hindi ganyan yung ginamit dun sa translation. Hindi ko maalala kung ano yung translation, pero yun ang equivalent. Pagkabasa ko nito, sabi ko, wow. Kayo ho, kaya nyo bang magsalita ng ganyan sa Diyos? Sa mga Kristiyanong walang alam sabihin na panalangin, kundi praise the Lord, siguradong nakaka-iskandalo ito. Sino nga ba naman tayo para magreklamo ng ganito sa Diyos? Ang takot lang natin, baka tamaan pa tayo ng kidlat. Pero, alam nyo, sa maniwala kayo't hindi, halos 30% ng mga salmo sa Old Testament, sa Bible, ay ganito ang tono, panaghoy. Yung iba nga, mas matindi pa ang dating kesa sa sinabi ni Prophet Jeremiah. Siguro, merong expectation si Jeremiah na kapag sumunod siya sa Diyos, kapag sumunod siya at ginawa niya ang iniuutos sa kanya, siguro ine-expect niya na lahat ng bagay sa buhay niya ay magiging maayos at payapa. Baligtad ang nangyari. Inulan siya ng mga pasakit at pagdurusa. Para bang nagising na lang siya minsan isang araw at namulat siya na hindi pala tumutugma sa expectations niya ang ibinubunga ng pagsunod niya. At para bang hindi na siya makatras, napasubo na siya. Kumbaga, merong tawag sa English sa ganitong sitwasyon, lalo na kapag ang feeling mo, magkaiba kayo ng expectations ng katrabaho mo. Na para bang hindi nagtatagpo ang mga pananaw ninyo. Sa English, kailangan ng leveling. Leveling of expectations. Ganito rin ho ang dating ni St. Peter kay Jesus sa ating gospel reading ngayon. Malapit na daw silang pumasok sa Jerusalem, pero magkaiba pa rin pala. Magkaiba pa rin ang intindi nila sa pinapasok nila. Pupunta daw siya sa Jerusalem para magdusa, mamatay, at muling mabuhay. Kaya, hinarap tuloy siya ni Peter at sinaway. Lakas ng loob ni Peter, sinaway niya si Jesus. Siya tuloy ang nasaway. At naging okasyon nito para mag-leveling sila. Parang sinabi ng Panginoon, magkaliwanagan nga tayo. Ano bang intindi mo sa misyon ko? Ang dating sa akin ng paliwanag ni Jesus kay Peter ay parang malapit dun sa sinasabi nung isang lumang kanta sa English, I beg your pardon. I never promised you a rose garden. Ay, ito ang maganda kay Peter. Hindi niya ugali ang magplastic. Hindi niya ugali ang magkunwari, prangka siya. Malakas ang loob niya na ipahayag sa Panginoon ang totoong nararamdaman niya. Hindi ba? Ganoon naman siya talaga mula pa noong umpisa na tawagin siya ng Panginoon. Tatandaan ba ninyo yung eksena nung napaluhod siya sa bangka matapos na mapuno ng isda ang lambat niya? Hindi ba nasabi niya kay Jesus, humanap na lang ho kayo ng iba
Ako'y taong makasalanan. Hindi ako nababagay sa pinagagawa ninyo. At hindi ba nung huhugasan sana ni Jesus ang kanyang mga paa, ang reaksyon niya ay, huwag ka namang magpakababa ng ganyan. Ang taas-taas pa naman ang pagtingin ko sa iyo. At noong sinabihan sila, nahaharap sila ng matinding pagsubok at marami sa kanilang titiwalag. Ang sabi ni Peter, ako hindi, handa akong magpakamatay para sa iyo. At noong nasa gitna sila ng dagat at biglang bumagyo at nakita si Jesus naglalakad sa tubig, hindi ba si Peter ang nagsabi, kung ikaw nga yan, hayaan mo na lumakad din ako patungo sa iyo sa tubig. Ang lakas ng loob ni Peter, no? Ibig sabihin, palagay ang loob niya. Palagay ang loob niya na sabihin ang totoong saloobin niya kay Jesus dahil kaibigan ang turing sa kanya. Kaya niyang pagsabihan ang kaibigan niya ng diretsahan. Hindi na nagpapatumpik-tumpik pa. At mukhang ganitong klase talaga ang gustong makatrabaho ng Panginoon. Hindi ba ang sagot ni Jesus sa reaksyon sa kanya ni Nathaniel o Bartolome? Narito ang tunay na Israelita. Walang pagkukunwari sa kanya. Hindi plastic. Sa kasaysayan ng simbahan, ng Kristyanismo, may isa pang taong pumapasok sa isip ko na napaka-prangka din ang dating. Si Saint Teresa of Avila. Ayon sa kwento, dumanas siya ng matinding pagsubok dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. At minsan, nagreklamo daw siya sa panalangin niya. Sabi niya, bakit mo naman ako hinahayaang dumanas ng ganitong paghihirap? At ang sagot daw ng Diyos sa kanya ay, kasi kaibigan ang turing ko sa iyo. Kasi kaibigan ang turing ko sa iyo. At ang mabilis na sagot ni Santa Teresa ay, kaya naman pala kakaunti lang ang gustong makipagkaibigan sa iyo. Prangka, no? Ang alagad, bago siya maisugo, kailangan munang maging kaibigan. Di ba sinabi ni Jesus nung magpaalam siya sa kanyang mga alagad, hindi ko na kayo tinatawag na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang amo. Kaibigan ang turing ko sa inyo. Kaibigan, yun daw ang gusto ni Jesus na alagad, hindi yung alipin ang dating. Alam nating lahat na dalawa ang direksyon ng leveling. Dalawang direksyon ng leveling ang kinakailangang mangyari para mangyari ang relasyon na ibig magkaroon ng Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi ba kinailangan muna niyang mag-level down? Ibig sabihin, magpakumbaba. Diyos, nagkatawang tao at nakipagkapwa sa tao bilang tao. Ang tawag ko dyan, leveling down. At sa parte naman ng tao, pinagle-level up tayo. Tinataas tayo ng Diyos, tinatawag niya tayo na maging mga anak din ng Diyos para matuto tayong tumingin mula sa perspective ng Diyos. Diyos na nagle-level down
at taong nagle-level up para magtagpo at tumingin ang tao mula sa perspective ng Diyos. Medyo mahirap intindihin ang paliwanag ni Jesus sa gospel natin. Ang sabi niya, ang nagliligtas sa buhay niya, ang siyang mawawalan nito, at ang handang mawalan nito, ang siyang magkakamit nito. At sabi pa niya, ang inaakala mong pagkalugi sa daigdig, minsan ay pakinabang para sa langit, para sa Diyos. Kaya siguro, yung pandak na si Zaccheo na umakyat sa puno ng sikomoro, pinababa muna niya, "Come down, Zaccheus," ang sabi niya, "bumaba ka dyan." Pinababa siya para turuan siyang magpakumbaba. Bago siya itinaas at nakasalo sa hapagkainan ng eye to eye. Kaya, mga kapatid, huwag ho tayong matakot na makipag-leveling sa Diyos. Kasi, kaibigan ang hinahanap niya, hindi alipin. Kaibigan ang hinahanap niya. Sa susunod, na medyo may sama kayo ng loob sa Panginoon, okay lang na sabihin sa Kanya, huwag kayong matakot, ipahayag ninyo, makikipag-leveling naman siya sa inyo. Inuulit ko, kaibigan ang hanap ng Diyos, hindi alipin.